Hi everyone, kumusta kayong lahat? Sana lahat kayo na sa mabuting kalagayan. And happy Friday sa inyong lahat. Bukas weekend na naman, araw na naman ang pahinga natin. And also 14 days na lang, Pasko na. Mainit na mainit ang issue ngayon tungkol sa Makabayan Black at tungkol sa CPP, NPA, NDF. At sa pagdiriwang nga ng Human Rights Day, ay nag-rally ang mga makakaliwang grupo. Uminit pa lalo ang usapin na ito pagkatapos ideklara ni Pangulong Duterte na wala ng ceasefire hanggang matapos yung term niya as President of the Philippines. Dito sa video na ito, mapapanood natin kung paano binalatan ni Pastor Apollo Quiboloy ang Makabayan Black at ang CPP-NPA. Pero bago natin simulan yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. At pakitap na rin yung all pagkatapos yung itap yung notification bell para every time meron ako mga bagong videos na ina-upload, manonotify kayo. Years na ang komunismo sa Pilipinas at hanggang ngayon hindi pa rin natatapos yung pakikipaglaban ng mga armadong NPA laban sa ating gobyerno. Ang lagi nilang sinisigaw kasi ay yung pang-aabuso ng mga militar at pagtapak sa mga karapatang pangtao, lalong-lalo na ng mga lumads at mga katutubong Pilipino at yung mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Ito yung kanilang madalas na isinisigaw. Pero kung titingnan natin, kumpara noon, hindi na ganun kalaganap ang pang-aabuso ng mga militar. Hindi ko naman sinasabi na wala na, pero hindi na siya kasing laganap noong panahon. Kaya para sa akin, parang nawawala na ng saysay itong ipinagsisigawan nila dahil hindi naman ito ang talagang nakikita nating layunin ng armadong NPA. Na kaya sila ay nakikibaka laban sa ating gobyerno ay dahil sa pang-aapi sa mahihirap. Para sa akin, salungat sa sinisigaw nila ang totoong layunin nila. Tama yung sinasabi ng ating gobyerno na ang totoong layunin nila ay pabagsakin ang gobyerno natin. Ang problema kasi, hindi nila magagawa yun dahil hindi na ganun kalakas yung suporta ng mga tao sa kanila. At napakahirap pabagsakin ang isang gobyerno na legal na inihalal ng mga taong bayan. At itong Makabayan Black na sinasabi na legal front ng CPP, NPA, NDF, sa palagay ko ay totoo. Hindi lang nila inaamin na komunista sila. Hindi ko rin alam kung bakit hindi nila inaamin, samantalang hindi namang krimen kung ikaw ay isang komunista. Nagiging krimen lang ang pagiging isang komunista kapag ito ay nag-aklas at nag-armas para pabagsakin ang ating gobyerno. Kaya naniniwala ako sa sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya nire-red tag itong Makabayan Black bilang komunista, kundi ina-identify niya na talagang komunista itong mga Makabayan Black. Itong mga grupo na nasa Makabayan Black. Alam din natin na si Pastor Apollo Quiboloy ay strong supporter ni Pangulong Duterte. At dito nga sa video na papanoorin natin ngayon, hindi nakapagpigil si Pastor Apollo Quiboloy at talagang binanata niya ang Makabayan Black at ang CPP-NPA. So just continue watching at panoorin natin ngayon kung ano yung mga nasabi ni Pastor Apollo Quiboloy. Ako ang nakikita ko dito, hindi na yung mga ganyan. Ang nakita ko dito, it is a battle between good and evil. Ha? Pagka kinakalaban mo yung mabuti, evil ka. Evil ka pagka kinakalaban mo yung mabuti. Yung kayong mga makakaliwang grupo, mga aktivista, tapos nandyan ang mga recruitment pa ninyo. Ah, tingnan ninyo yung ginagawa ninyo ngayon, no? Kung kayo talagang meron kayong mga utak, bakit natatakot kayo sa red tagging? Na talagang mga red naman kayo. Diyan nga ang recruitment ng mga CPP, NPA, NDF, di ba? Nandyan sa inyo, mataan. Ngayon, nagra-rally kayo. Saan papunta yung rally nyo? Kasi ngayon, nadikitan na kayo ng tama. Oh, meron na talagang enlightenment ang Pilipino. Anong gagawin ng mga makakaliwang grupo? Ganyan. Sige, rally kayo ng rally. Basta huwag lang ninyong ibagsak ang gobyerno. Ha? At huwag kayong lumabag sa batas. Sige, mag-rally kayo. Yang ginawa nyo, labag sa batas na yan.
tingnan ninyo, wala kayong social distancing. May pandemic ngayon. Ha? May pandemic ngayon, tingnan ninyo, wala kayong social distancing. Pwede na kayong hulihin lahat eh. Pwede na hulihin lahat ng mga nagrali-rali na yan. Meron tayong batas ngayon na dapat huwag magsiksikan, social distancing. Tingnan, wala kayong mga mask. Oh. Gawin ninyo lahat ng gusto nyo. Tingnan ninyo kung kayo, kung may state-sponsored killing pa, edi pinagbabaril na kayo riyan sa ginawa ninyong yan. Oh. Meron mang nangyaring ganyan. Tingnan, demokrasya pa tayo, nagagawa pa ninyo yan. Gawin ninyo doon sa ano yan. Gawin ninyo yung effigy ng ating presidente, gawin nyo. Punta kayo sa North Korea, gawin ninyo kay Kim Jong-un yan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. O kaya sa China na lang, punta kayo doon. O kaya sa Singapore na lang, gumawa kayo ng effigy ganyan, tapos sunugin ninyo at ipakita nyo sa harap. Ang ating gobyerno sa Pilipinas, napakabait. Kaya itong red na to, itong mga komunistang ito, tumagal ng 52 years sa pang-aabuso. 52 years ang CPP, NPA, NDF nang abuso. Inabuso ninyo ang Pilipino. For 52 years, tinalampas ang hindi umimik, hindi kumibo. Sa patay dito, patay doon, ambus dito, ambus doon, sunog dito, sunog doon. Kawalang hiyan dito, kawalang hiyan doon. 52 years pinagtiisan kayo. Pero dumating na ang panahon, pula na ang mata ng Pilipino. Namulat na sa kalokohan ninyo. Itong paralirali ninyong ito, wala. Kung gaganyan kayo, lalo kayong gaganyan. Lalo kayong ma-isolate. Lalo kayong itatabi ng tao. Hindi kayo paniniwalaan. Mga sinungaling pa kayo eh. Yung mga revolusyong NPA na yan, wala na yan. Hindi natatanggapin ng tao yan. Kaya yung mga ginagawa ninyong yan, yung parhali-rali, tinayo, wala kayong social distancing. Nagkahawa-hawaan na kayo ngayon. Pagka nagkahawaan kayong mga makakaliwa, sa kayo pupunta, ospital ng gobyerno. Sa kayo nag-aaral, UP, budget ng gobyerno ginagamit nyo. Di ba mga walang hiya kayo? Hindi man pagmumura yun, di ba? Ang tao hindi nahihiya, anong tawag mo? Walang hiya. Wala kayong pasalamat. Wala kayong gratitude. Wala kayong mabuting asal. Tapos sinira ng mga komunista ang utak ninyo, nilason. Kayo naman, para kayong mga buang na rally ng rally dyan. Tapos sinisiraan ng ating Pangulo. Sinisiraan ng kanyang ginagawa. Oh, ako, ganito sa akin ha. Demokrasya tayo, mabait ang gobyerno. Sige, rally kayo. Basta wala lang kinalaman sa pagpabagsak ng gobyerno. Mag-CPPNP kayo. Ito nga ang mga makabayan black. Inahamon ko eh. Gumanong kayo, pinapangako namin, ipagtatanggol namin ang gobyerno ng Pilipinas, Republic of the Philippines. Sino man ang magtatangkang ibagsak ito, kakalabanin namin. Kasi kami nanumpa, mga kongresista kami. We took oath to defend the Republic of the Philippines and its constitution from all its enemies. Hindi, kalabanin na yung NPA at CPP, NPA, NDF. Kasi ang objective nila, pabagsakin ng gobyerno. At sila ang mamuno. At ang inaabuso ninyo, ang mga tao. Taong inaabuso ninyo, sabi nyo, taong poprotektahan ninyo. Pero ang inaabuso ninyo, ang tao. Kasi galit ng tao sa inyo. Sana kung kayo, totoo kayong revolusyonaryo at masama itong gobyerno, ang kalabanin lamang sana ninyo, sundalo. Kasi sundalo may armas eh. NPA kayo may armas eh. Sana, yun lang kung may sundalo, magkikipaglaban kayo ng harap-harapan. Pero doon kayo sa komunidad, huwag ninyong abusuhin ang mga tao doon. Huwag ninyong i-extorsyon. Huwag kayong manghingi. Huwag kayong manakot sa mga tao doon. Harapin ninyong militaryo. Yan ang kalaban niyo, gobyerno, di ba? Hindi kami mga tao. Sawa ng tao sa inyo. Pinoprotektahan ng tao. Pinoprotektahan ninyo ang mga sibilyan. Hindi, ni-extort ninyo. Hindi lang makapagsalita dahil takot. Kasi babalikan ninyo, babarilin ninyo eh. Ganyan ang ginagawa ninyo.
mga tulisan na kayo. Iyan, sawa ng tao dyan. Hindi na kayo tatanggapin ng tao. Ano man ang gawin nyo. Hindi, at ang tao rin ngayon, hindi natakot eh. Hindi natatakot ang tao ngayon. Kuminto na kayo. Magkaisa na tayo para maging mapayapa ang pamumuhay natin. Itong mga komunistang ito, habulin natin, ipagtapon natin doon sa Pacific Ocean. No? Pagtabuyan natin dito. Tsupi, hindi namin kayo kailangan dito. Mga troublemaker kayo. Doon kayo sa Netherlands lahat kung gusto nyo. Samahan ninyo yung ulo nyo doon. Dito sa Pilipinas, hindi na kayo welcome. Persona non grata na kayo dito. Para sa akin, tama yung sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy na may karapatan tayo na i-criticize ang gobyerno, may karapatan tayong magdaos ng mga peaceful rallies, pero wala tayong karapatan mag-armas para patalsikin ang isang legal na gobyerno na binoto nga ng mga tao. Lalo ngayon na napakabigat ng pinagdaraanan ng mga Pilipino dahil sa pandemya, tapos dagdagan pa ng mga ganitong panggugulo. Instead na makipagtulungan na lang sana sila sa ating gobyerno or makipag-usap ng maayos para mabigyan ng solusyon kung ano man yung kanilang mga hinaing, ay iba yung ginagawa nila. Nakikibaka sila sa pamamagitan ng armas. Nakakalungkot mang isipin na Pilipino sa kapwa Pilipino ang nag-aaway at nagpapatayan, pero wala tayong magagawa dahil ito yung pinili nilang landas. Kaya ako, sumasang-ayon din talaga ako dun sa declaration ni Pangulong Duterte na wala ng ceasefire. Dahil wala naman talagang nangyayari, paulit-ulit na nagkakaroon ng ceasefire, pero walang nangyayaring mabuti. Patuloy pa rin sila sa kanilang armadong pakikibaka. Tama rin yung sinasabi ng ating gobyerno na pag nagkakaroon ng ceasefire, ito yung panahon na kung saan ay nakakapag-recruit sila ulit. At ito rin yung panahon na kung saan ay pinapalakas nila yung kanilang samahan. Sabi nga ng military, hindi sa ayaw nila na magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Pero para sa kanila kasi, kahit pa magkaroon ng ceasefire, kung hindi sincere at hindi mapagkatiwalaan ang CPP-NPA-NDF sa kanilang tunay na layunin at hangarin, ay wala ring mangyayari. Kaya mas mabuti pa, wala na lang ceasefire. Mas okay talaga na magkaroon na lang ng peace talks na localized, kumbaga sa mga LGUs. Dito na lang magkaroon ng mga peace talks. Hindi na magkaroon dapat ng national ceasefire. Para kung halimbawa may mga gustong sumuko ng mga rebelde, kung saan LGU sila nabilong, yun lang yung maapektuhan at dun lang magkakaroon ng peace talk at ceasefire sa lugar na yun, hindi na sa buong Pilipinas. Kaya tama rin yung suggestion talaga ni Senator Ping Lacson na i-localize na lang yung peace talk or yung ceasefire. At saka parang totoo talaga yung hinala ng ating gobyerno na ayaw talaga nitong mga armadong rebelde na magkaroon ng kapayapaan, dahil pag nagkaroon ng kapayapaan, eh papano na sila? Kumbaga wala na silang makukuhang support. Wala na silang makukuhang financial na support galing sa kanilang mga supporters, dahil wala na silang ipaglalaban kung meron na tayong kapayapaan. Kaya patuloy nilang ginugulo ang ating bansa dahil ang panggugulo nila, dito sila nabubuhay. Pero nakakaawa rin sila dahil sila ay naninirahan sa bundok, walang maayos na matirhan, walang maayos na makain, samantalang yung mga leaders nila ang sasarap ng buhay sa ibang bansa. Parang lumalabas na sila yung mga sinasakripisyo, pagkatapos yung gantimpala ng kanilang mga sakripisyo ay napupunta sa kanilang mga liderato. Yung mga liblib na lugar na kung saan sila nagkakampo, ito yung kadalasan ang magugulo. Nahihirapan din kasi ang gobyerno natin na i-extend ng todo yung mga tulong sa mga ganitong lugar dahil nga sa presensya nitong mga armadong rebelde. Kumbaga, ayaw nilang umasenso yung mga lugar na hawak nila. Katulad halimbawa, kapag may mga gumagawa ng kalsada para halimbawa magkaroon ng farm-to-market roads na kung saan yung mga ani ng mga magsasaka ay madali nilang maihatid at maibenta sa mga bayan. Ang nangyayari kadalasan habang ginagawa itong mga kalsadang ito ay pinapatay or ina-ambush yung mga gumagawa ng kalsada. Talagang pinipigilan nila na magkaroon ng development sa countryside. Ito yung nakikita kong isang dahilan kung bakit ayaw nila magkaroon ng kapayapaan, dahil gusto nga nila manatiling mahirap yung mga tao, lalo na yung mga taong sakop nila, para patuloy itong magalit sa ating gobyerno. Kahit kailan, hindi pinagbawal sa ating bansa na i-criticize ang ating gobyerno o ang magkaroon ng mga peaceful rallies. Kahit pangaaminin mo na komunista ka, hindi rin ito bawal sa ating bansa. Pero yung pagiging armadong grupo, katulad ng CPP-NPA-NDF, ito ang nagiging krimen. Nasabi rin kasi dati ni Pangulong Duterte na isa sa mga hinihiling ng CPP-NPA-NDF ay power sharing.
Kumbaga parang ang mangyayari, magkakaroon tayo ng dalawang gobyerno. Pwede ba yung ganun? Siyempre hindi. Hindi pwede magkaroon ng power sharing sa isang government. Iisa lang ang ating gobyerno at ito yung mga hinalal ng taong bayan. Lahat tayo gusto natin ang kapayapaan. Pero mahirap ito ma-achieve, lalo na kung ang kabilang panig ay walang intensyon or walang sinseridad para ipatupad ang kapayapaan. Kaya maganda itong ginagawa ng gobyerno ngayon na talagang binubulgar nila kung ano talaga itong CPP-NPA-NDF at kung ano talaga ang pakay nila sa ating gobyerno. Para na rin kasi itong awareness program, lalo pat alam natin na ang bilis nila ding makarecruit ng mga kabataan. So this is one way para at least kahit papano mag-iisip yung mga kabataan lalo bago sila magparecruit at mamundok. Huwag sana nila sayangin yung buhay nila sa isang maling layunin. Sa report ng DILG ngayon, marami ng LGUs or local government units ang nag-declare na persona non grata ang CPP-NPA-NDF. Out of 1,700 plus na LGUs, 1,500 plus na ang nag-signify na persona non grata ang CPP-NPA-NDF. So maganda itong balita na ito dahil makikita natin na humihina na talaga yung puwersa ng CPP-NPA-NDF. At sana patuloy na gawa ng gobyerno natin ang mga paraan katulad ng mga paggawa ng mga countryside development projects at pagkikipag-coordinate ng madalas sa mga local government units para maipadama nila, lalo sa mga taong mahihirap, na meron silang gobyerno handang tumulong sa kanila at hindi nila kailangan ang isang armadong pakikibaka para patalsikin ang ating gobyerno. Although matagal at mahirap gawin itong ganitong proseso, pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa na darating din yung araw na magkaroon na ng pagkakaisa at pagtutulungan ang bawat isa sa atin. Parating na ang Pasko at parang ito yata yung unang Pasko na kung saan ay hindi magkakaroon ng ceasefire between the military and the CPP-NPA-NDF. So doble seguridad talaga ang ibibigay ng military ngayon, lalo pat magse-celebrate ang CPP-NPA ng 52nd anniversary ngayong December 26. At sigurado, magpapapansin na naman yan sila. Kaya sigurado ako na pinaghahandaan din ito ng ating military para hindi sila makapagpanggulo. So that's it mga kaibigan. Let us hope and pray na one day magigising na lang tayo na makamtan na natin itong napakamailap na kapayapaan. Once again, thank you for watching. Enjoy your weekend. Stay safe and God bless.